athletes train so long, sometimes for just one competition. Isang kung sa elimination, napuwera ka na, so yun na lang ang naging focus ng iyong takbo. All contestants in all fields spend much time to prepare for one short or sometimes a short series of contests. Pero ang dami-daming preparation. Yun daw mga ninja sa Japanese culture, sometimes these ninjas train all their lives for just one mission. At yung mission nila na yun, kahit sila mamatay doon, handa silang mamatay. Pero yung buong buhay nila, training nila sa martial arts, pag-akyat-akyat, paglipad, paglundag, lahat-lahat, training nila for only one mission. Even your life has been a preparation. Pag tinignan natin yung ating nakaraan, sabihin natin, ano ba ang pattern ng aking nakaraan? Bakit nakamit ko yung mga nakamit ko? Bakit ko naranasan yung mga naranasan ko? Bakit ko natutunan yung mga natutunan ko? That, brother and sister, is also a preparation. But for what? We are prepared, being prepared, or we have been prepared for the ultimate performance of our lives. Lahat tayo mayroong mga ultimate performances. Meron naman ang mga series of very important performances in our lives. At yung buong buhay natin, lahat yan, part of the training for that great calling and great performance. What have you been preparing for? What are you prepared for? Alam natin sa buhay, walang aksidente. Ang Panginoon, because of His calling and His wisdom and His infinite knowledge, alam na rin niya na sometime mabugigi tayong born again Christians. So even before we make that decision in our lives, binibigyan na tayo ng mga preparation for a very important calling, for a very important mission, for a very important performance, if you like to call it so. The greatest performance of our lives. So pag binalikan ninyo ang inyong nakaraan, mga kapatid, balikan natin, may pattern na lalabas. What are we prepared for? Para saan tayo inihanda ng Panginoon? For such a time as this, that will be our topic. Our Heavenly Father, we thank you that though we are meaningless, you love us and you like to give value to us, and so you like to involve us in your great achievements. Salamat, Panginoon, na bagamat kami mga baliwala at kayang-kaya mong gawin ng lahat, kami binibigyan mo ng halaga. At isinasali mo kami at binibigyan mo kami ng papel na ginagampanan sa maraming mga magagandang bagay na ginagawa mo, Lord, for us, in your church, in this world. Turuan mo kami ngayon, Panginoon, na makilala, makita kung saan at paano mo may inihanda. At kami, Panginoon, ay makakilala sa panahon kung kailangan na that we give the best performance of our lives. Teach us to know and discern what you trained us for, and then to be ready, willing, and able to take on the great missions that you have trained us for. Thank you, Father. May you enlighten us. May you teach us. In Jesus' name. Amen. Please open your Bibles to Esther. Esther 4:14. That is our great verse. 4:14b. The second part of it. Esther 4:14. One of the greatest queens of the Old Testament, Esther, a great woman. Kahanga-hanga ang kanyang mga values, kahanga-hanga ang kanyang tapang, si Esther. Esther 4:14. And who knows but that you have come to royal possession for such a time as this. Siguro it doesn't make sense yet, but let's look at the story. During the times of Esther, malapit yan sa mga panahon ni Job, which was not really specified yung panahon. So once upon a time, sa panahon ni Esther, King Xerxes ruled 127 provinces from India to Kush. Yung Kush yan sa may Babylon, sa may Iraq. From India to that place, ang laking area. Yan ang kingdom ni King Xerxes. King Xerxes searched for a queen dahil for a long story, yung kanyang queen was no longer qualified to be queen, so pinalitan niya yun. Naghanap na magiging bagong reyna ng kaharian. Now Esther was a Jew. She was a Jewess. At noon, maging noon, meron ng mga racist and racial discrimination against the Jews. Kasi alam niyo mga Jews, mga weird, mga queer,
according to the standards of the world. Kasi hindi sila nakikiuso, hindi sila pag nagsayawan, hindi sila nakikisayaw, pag nagbaw sa mga idol, hindi sila nakikisali, kainan dito, kainan doon, ang dami nila hindi kinakain. So people look down upon them as napaka-weird na mga lahi na ito. Si Ezra pinalaki ng isang kamag-anak na inari niyang sariling ama. At nung ang hari, naghanap na ng mga bagong mapapangasawa, syempre ubod ng daming kandidata. At ang mga kandidata ipinarada na sa palasyo, at ang unang tumingin ay yung mga assistant lang ng hari, yung tagapag-alaga ng harem ng king. At si Esther made it to the semifinals. Nakuha siya yung kanyang ama-amahan, si Mordecai, no, na nagpalaki sa kanya at tinuruan siya talaga noon ng very strict Jewish customs and values and this and that. Pagkatapos niyan, nang maipadala siya sa king at siya ay nakapasa sa semifinals, pagkatapos ang kotakot-takot na quarter turns, ay nag-qualify siya to be trained at inihanda na siya para iharap sa hari. Yung mga nag-qualify sa semifinals ay ihahanda pa lang na humarap, at doon sa mga maraming inihanda, doon pa lang pipili kung sino magiging queen. 12 buwan ang preparasyon sa mga babaeng ito. Siguro naubos na pati kanilang sariling daliri, kama manicure. 6 ang preparation nila sa kanilang beauty with oil of myrrh, and 6 with perfumes and cosmetics. The highest form of beautifying oneself, the most skillful mga artist na mga pagbe-makeup ay available in the king's court. Ang buhok, inayos na lahat-lahat na. Siguro ko takot-takot na bleach, binura ang mga bakokang, mga peklat, exercise. Dito talagang naghahanda sila para humarap lang sa king. At pagkaharap na sila, they were given the choice na ano bang isusuot mo, ano bang mga paraphernalia mo, ano bang mga gimmick mo, bahala ka dyan. But Esther chose to be very simple, and Esther obeyed the suggestions of one of the leaders of that department. At to make a long story short, nagustuhan siya ni King Xerxes. A crown was placed on her head. She became the queen of the empire. Remember, Esther also exercised prudence in choosing her clothes, kung ano ba ang dating niya sa hari, ano mang gimmick niya para siya mapansin. Yun lang, hindi lang physical beauty, there was a deeper beauty of a woman that emanated from her choices. Kaya napili siya, and Esther became queen. As soon as she became queen, maraming crisis na nangyari sa kingdom, especially for the people of Israel. Kasi ang mga Israelites noon ay mga bihag. Part sila ng empire ni King Xerxes. Si Haman, one of the honored by most men, at napakahaba para pag-aralan pa natin kung bakit, Haman won the favor of the king for many things. At dahil doon, ang mga tao were commanded to bow before him. Pagkasi dumadaan, ay mga yupapa at yumuko sa kanyang harapan, at siya ay igalang ng ganun. Ito namang si Mordecai, natatay-tataya ni Esther, hindi siya nagbabaw sa king. Dito, sa taong ito, hindi yung king, si Haman yon. Sabi niya kasi, kay Lord lang dapat nagbabaw. Eh, tao lang naman yan. Why should I bow to him? It's enough to be polite, but to bow, that's only for God. So, nakainitan siya ni Haman. At nalaman ni Haman na ito nga si Mordecai nga, natatay-tataya ni Esther, was a Jew. So, gumamit siya ng intriga in the imperial court at napapirma niya ang hari ng isang decree na ang lahat ng Jew ay papatayin. Lahat ng Jew sa buong sanlibutan ay lilipulin at merong specific date. At ang dami ng memo na lumabas, mga fax at mga kung ano-ano pa from the capital, dumating na sa mga kabisera ng mga bayan-bayan, at meron ng date. Nalaman yun ng mga Jew. And so they mourned and they grieved and they wore sackcloth dahil sila ay uubusin by imperial decree. Nalaman ni Mordecai ang mga balak na ito at nagpadala siya ng mensahe kay Esther, who was in the palace. Gumawa ka ng paraan dahil ang lahi natin ay lilipulin. Kailangan kausapin mo ang hari at kailangan mabago mo ang kanyang sinabi. Alam niya naman ang sinabi ng hari, hindi na babali. Pagkatapos meron ng decree, merong sign at kumalat na sa buong empire. Sabi ngayon ni Esther, nagpadala siya sa isang messenger. Napakabigat ng ating kalagayan. Kasi paano ko kakausapin ng hari? Merong isang batas ang imperial court.
You cannot go to the court and face the king unless the king calls you. Hindi ka pwedeng basta umiksen na doon at dumating doon nang hindi ka tinatawag. Ang sabi niya, at ang kahuli-hulihang ako'y tinawag was 30 days ago. Pero sabi niya, may deadline ito. Meron na, papatayin na tayong lahat. At sabi ni Mordecai, hindi pwede na hindi ka kumilos. Akala mo kung maasawa ka ng hari, eh, hindi ka makakasali dito. At napakaganda ng naging resulta noon, noong kanilang pag-uusap. The problem was no one could go to the court except called by the king. Ang sabi ngayon ni Mordecai kay Esther, basahin natin ang Esther 4:12-14. When Esther's words were reported to Mordecai, he sent back his answer. Do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to royal position for such a time as this. Napakaganda. At itong title natin, For Such a Time as This. Sabi ni Mordecai sa kanyang anak-anakan, huwag mong akalain na kung mag-aasawa ka ng hari ay maliligtas ka pag may imperial decree, lahat ng Jews ay mapapatay. At kung hindi ka gumawa ng paraan, natitiyak ko na ang Panginoon ay gagawa ng paraan at ililigtas niya ang kanyang bayan, at ikaw lang at ako tayong mag-anak ang magkakaroon ng sumpa, and we will perish. At sino ang makapagsasabi? Sabi ganun, na kaya ka nakalusot sa lahat ng mga pagsubok, kaya nung araw pa lamang yun, naging maganda ka na at attractive ang iyong katawan at ang iyong espiritu at ang iyong kaluluwa at pagkatao, ang lahat ng yan ay preparation para ka lang maging queen. At kaya ka ginagawa ni Lord maging queen, eh, hindi para magpasarap sa buhay, dahil meron kang papel. Tinawag ka to be queen of the empire for a time as this. In other words, the time for your greatest performance has come. The time for you to use all that which have been trained in your life has come. This is your chance. This is your performance. Take it, or somebody else will take it. And then, anong reply ni Esther? Basahin natin from 15 to 16. Then Esther sent this reply to Mordecai. Go, gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days. Night or day. I and my mates will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even if it is against the law. And if I perish, I perish. Kita nyo ang tibay ng dibdib nitong si Esther. Kasi alam nyo, yung papasok ka sa imperial court without being called at lalapit ka sa king, pag hindi inilabas ng king yung kanyang golden scepter at pinahawa ka doon, that means instant death. You will be immediately beheaded. Dahil pumasok ka doon, napaka pangahas mo na pumasok ka sa imperial court without being called. At so sabi ni Esther, o sige, sabihin sa lahat ng ating mga kababayan, mag-ayuno, huwag kakain, huwag iinom 3 araw. At ako rin at ang aking mga muchachas, ganito ang aming gagawin. At pagkatapos niyan, pupunta ako sa imperial court to ask the king to change his mind. And if I die, then I die. At ano pong nangyari? Matapos nga sila mag-fasting, si Esther dressed in her best, using all her assets, physical, spiritual, lahat-lahat na, she went into the court. Of course, everybody was shocked because she was not being called upon to go to the court. She was just a queen. She may be queen, but she was just a queen. Alam niyo naman eh, king yung pinag-uusapan, and it was a man's world. Queen lamang siya, dekorasyon lang siya dapat. Wala siyang tunay na power. That's how dare her come to the court without being called and break all the rules in the presence of all the noble men. Kaya talagang suspense. Nung bumakas ang pinto, syempre ang lahat ay napatingin at muling napatingin. At nakita nila si Esther dahan-dahang naglalakad across that great big hall. Dahan-dahan. And of course, she was approaching the throne. Paakyat yun. Kaya ang lahat ay, ano to? Will the king countenance this?
pagtsatsagaan ba ng king itong babaeng ito, nakaka-queen-queen pa lamang ay napaka-pangahas, pumasok dito nang hindi iniimbitahan. At habang dahan-dahan siyang umaakyat, siyempre, sabi naman ni Esther, ano kaya ang naghihintay sa akin? Pero tapang-tapangan siyempre siya. I believe that she really was brave because she fasted. They dedicated this entire activity to the Lord and in behalf of her people who are God's people, sabi niya, I'm going to face this king because there's a greater king who is in control of things. At sa pag-akyat niya, dahan-dahang tumayo ang hari at iniabot sa kanya yung golden scepter. At pagkahipo niya noon, of course, she was forgiven for her indiscretion for coming into the court. At sinabi lang niya, inaya lang niya yung king, why don't you have dinner at my apartment? Embutido ang ulam. Siguro. At marami pang iba. Kaya naman, nagpunta dun yung king at ipina-invite din niya itong may masamang balak. To make a long story short, ilang beses niyang in-invite for dinner. And when she has already won the king's heart, in the presence of that man who plotted against her people, sinabi niya, napakasama ng balak ng lalaking yan at nilaso niya ang iyong isip na pinapirma ka sa isang decree to kill me and my people. Sabi ng hari, ba't ka naman napasama dyan? And she of course revealed the truth that she was a Jew. To make a long story short, na baligtad yung lalaking yon ang nabigti at siya ang napatay, and of course all the people of Israel rejoiced. That was the background of the story. Sino ang mga Esther ngayong mga panahon na ito? We are today's Esthers. Bakit? Katulad ni Esther, the Lord has given us a special, sometimes a lifelong training and preparation for one act of heroism or for several acts of greatness for His church, for His people. Sino na ba ang Israel ngayon kundi ang church ni Lord? My land, my people, this is the church of the Lord. Lahat tayo, pag tinignan natin ang background, meron sa atin mga na-train as teachers. At dumadating ang panahon na kailangan ka magturo. Hindi mo kailangan talikuran yan because you were trained to teach. Bakit tinrain kaya tayo ng Lord para lang mag-teach, para lang gawin nating hanap buhay, magturo, yun lang, ganun lang. Meron naman tinrain sa atin na makibagay, mag-manage. Pero huwag mo sabihin na tinuruan tayo ni Lord na maging managers para lang maglingkod tayo dyan sa mga multinational companies o kung ano-ano mga kumpanya. Yun lang ba yun? Kaya niya tayo tinrain? Meron, we were trained to sing, to minister through music. Pero hindi naman tayo binigyan ng magandang boses ni Lord para lang magkakanta sa mga kabaret at sa mga nightclub at mag-promote ng kasalanan. Binigyan niya tayo ng magandang voice to sing for Him. Meron, tinrain tayo in all kinds of skills in the arts para magamit natin yan for the promotion of the Christian doctrine, for teaching people, for bringing them to the Lord. Kahit anong skill yon, tinrain yung iba sa atin na maging skillful artisans. Merong mga tinrain as technicians. Merong tinrain na mahusay tayong makitungo sa tao, na pwede tayong maging mga receptionist, mga ganito, mga ganyan. Ang buhay natin is one long training for one act of heroism or for a series of acts of heroism. Many of us were gifted with language. Pero ano yon? Gagamitin mo lang yun para magtinda ng floor wax. Yung bang karunungan natin sa salita at magpaikot-ikot ng mga tao, gagawin lang natin para magtinda ng macaroni. Meron tayong skill, meron tayong gift to sell the gospel. Kaya meron sa atin magagaling sa promotions, may magaling sa advertising. Hindi lang para i-advertise natin, halimbawa, ang isang uri ng lababo. Ganun lang ba yun? Tinrain ba tayo ng Panginoon na maging outgoing and articulate para lang magtinda ng lababo sa ating buhay? Hindi masama yun, pero yun lang kaya? Lahat tayo, kung titingnan natin mga kapatid, may training. Iba't iba. Siyempre, ganun din sa army, iba-ibang ranggo, iba-ibang trabaho. Ganun din sa church, iba-ibang papel in the Lord's army, but all of us were trained. Yung iba ang training pa nga natin ay sinulat sa dugo at luha. Yung talagang kutakot-takot ang dinanas natin mga paghihirap, yung pala we will be trained to become counselors. Kutakot-takot ang naranasin kuminsan nating physical pain, yung pala we are being trained to become models, inspiration for people.
lahat ng nangyari sa ating buhay, walang aksidente. The great and mighty hand of the Lord was shaping us for a time such as this. Sabi nga, the Lord has given us a special, sometimes even a lifelong training. Kumisan para lang sa isang act of righteousness. Talagang the performance of our lives. Kumisan man series, ongoing acts of righteousness. Pero kailangan malaman natin what were we trained for. Nakita natin siguro sa biglang tingin, ano ba naman si Esther? Siguro noon ay iniligtas ng Panginoon na magalos-galusan, na mabanlian, na mahulugan ng natutumbang puno, na mahulog sa hagdan, kaya hindi siya nakuba, hindi siya nakakung ano-ano. Nag-qualify siya to be queen. But the Lord all along had a plan that when she was queen, she was going to be used by the Lord to save her people. At napangyan na nang sabi sa Esther 4:14, "For if you remain silent at this time," kung kailan ka tinatawag, kailan ka kailangan, pag yan ay pinalampas mo, "relief and deliverance for the Jews will arise from another place." Kaya meron naman sa atin eh, tinawag para tumugtog, tinawag para kumanta, tinawag para magturo, tinawag para magpromote. E tumanggi tayo. Matitigil kaya ang gawain ng Panginoon? Hindi. Tuloy yan. Ikaw ang napuera. Dahil tinanggihan mo to be the channel of blessing, that same blessing will pass through another channel and still benefit God's people. Akala ba natin mayroon sa ating makakapigil sa gawain ng Panginoon? Na pagka tayo nag-walk out sa isang church at hindi tumulong, ititigil yun. Hindi pwedeng mangyari yun. Because if we remain silent, relief and deliverance for God's people will arise from another place. Napakasarap nung kung kailangan ng isang manggagawa, tayo agad yun. Kasali agad tayo. Kasali tayo sa blessing. Pwede tayong hindi sumali. Pwede tayong umatras. Sabi natin, iba na lang. Pwede. Matutuloy pa rin ang gawain. Ang nangyari, tayo ang napuera. Hindi mo pwedeng sabihin, pag umalis ako dito, masasarap to. Sapagkat pag tayo yung mga instrumento lamang ng kapangyarihan ng Diyos, pag tayo'y ayaw nang magpagamit, dadaan lang yon sa ibang ruta. Parang mga ugat natin, di ba, dinadaan niya na ng dugo mula sa puso, patungo doon sa mga kaduluduluhang bahagi ng ating katawan. Ngayon, pag nalagot ba ang isang ugat, wala nang makakarating na dugo doon sa dulo doon. Dadaan pa rin yung dugo sa iba naman. Dahil network yan eh. Kung ayaw dumaan doon sa isa, di sa iba. Pwede pa rin. Natanggalan ka nga ng kamay, paa eh, buhay ka pa eh. Pwede pa rin. So, ganun din ang church. If we do not want to be used, pwede tayong tumanggi. Pero huwag nating isipin na hindi na matutuloy ang gawain ng Panginoon. Tuloy yan. And we are the only ones that are left in the cold. If you remain silent at this time. At yung time na yon sa buhay natin, madalas kumisan dumarating, hindi lang minsan. Kailangan ka. Pero pagkailangan ka ba, naisip mong, "Lord, all my life I have been trained para sumagot ng oo sa hamon na ito, para gampanan ang dapat kong gampanan." Pero gano'ng karami sa atin ang tumatanggi? Pag tumatanggi tayo sa tawag ng Panginoon, in this call to greatness, in this call to ministry, bakit pa tayo na-train? Bakit pa tayo nabuhay? Sayang ang investment sa atin ng Panginoon, ang lahat ng kanyang pagtuturo, ang lahat ng panahon, ang lahat ng patience na ginawa niya at ginamit para lang tayo turuan. So, paano tayo nabubuhay? Bakit tayo nabubuhay para lang sa ating sarili? Hindi yun totoo. Pero pwede tayong maging makasarili. But we are the first ones to default on God's blessings. I'd like to ask you a question. What is your ability in relation to church needs today? Ano ba inyong abilidad? Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala. The worst that can happen is hindi natin makonect yung ability natin sa needs ng church. Pero hindi pwedeng walang ability. At hindi pwedeng walang connection yon. Mayroon. What is your ability? What is your skill that the church probably needs right now? What is your talent that the Lord needs?
to use in His church? What is that characteristic trait that is very uniquely yours? One submitted to the Lord will glorify His church. What is your possession that the Lord gave to you so that you can use in a time like this? Sa palagay nyo kaya, mga kapatid, yung ating mga ari-arian ay ibinigay lang ng Diyos para pagpasasaan natin at solohin natin? Everything that we have came from the Lord because the Lord has a plan to use it for His glory. At there is no worse sin of deception than deceiving ourselves to think that what we have is ours. Nung ipinanganak ka ba naman, idala mo na yan. Whatever your possessions are, material possession probably, position in society, nandiyan na ba yan sa ating kamay nung ipinanganak tayo? Wala. Ibinigay ng Panginoon. Ibinigay niya yan dahil mayroong purpose. Kumisan, binibigyan tayo halimbawa ng bahay para lang ba pagpasasaan natin yon? Ibinibigay ni Lord so that it can shelter other Christians as well. Binibigyan ni Lord para ang kanyang pangalan ay mag-glorify sa tahanan na yan. Maaari tayong makapaglagay dyan ng isang Bible study. Maaari ang mga taong nasisira ang loob at nalulungkot ay nagpupunta sa tahanan ito at matapos ating maipanalangin at mapayuhan ay nakakakita ng liwanag sa kanilang madilim na buhay. Hindi lang tayo binibigyan ni Lord ng bahay para pagsasaan natin at solohin. Maaaring binibigyan tayo ng sasakyan, hindi lang para ikaw lang ang sumakay dyan. At ibig mong sabihin eh, ganun si Lord ang favoritism na ang dami niya hindi binigyan, ikaw lang pagkatapos ngayon para lang suluhin mo yan. Yun eh, mayroong purpose si Lord for His glory. Pero salamat na lamang dahil hinahawakan mo ang palayok na uulingan ka. Na dahil ibinigay ni Lord sa atin yung mga possession na yon for His glory, eh tayo naman nakakagamit na personally maraming beses. Yun ang ating benefit. Kumisan binigyan ka ng napakagandang boses para i-glorify siya sa music. Tapos ang pagkakakantahin pa natin, mga kanta pa ng demonyo. What kind of unfaithfulness is this? Don't tell me na si Satan ang nagbigay sa atin ng magandang vocal cords. Satan is not a creator of anything. Okay, anybody that sings for the Satan's glory is actually unfaithful. And everybody that does not submit that beautiful voice for the use of the Lord is cheating the Lord who gave it. Pero hindi naman ito yung kakanta ka sa church. Kumisang kumakanta ka lang sa mga pagtitipon, social gathering, na ikaw naman yung nagkakaroon ng higher of acceptance sa iyong mga tao, nagbe-benefit ka personally. This is what is beautiful about what God gives us. Well, God gave it to us so that it will be submitted to the church for His glory. Pero marami rin tayong personal na gamit dun sa talent na yon, which belongs to God. Nakakagamit na rin tayo. Binigyan ka ng katalinuhan ng Lord para maging very good speaker and eloquent speaker. Eh, hindi ka naman lagi nagtuturo ng Bible o nagme-message. May mga time din na for your personal advantage, nagagamit mo yung iyong eloquence. Yun ang sinasabi ko, na humahawa ka sa palayok, nauulingan ka na rin. Kaya salamat. Pero hindi lang para sa iyo yung palayok na yun. Nakikihawa ka lang doon because it is for God's glory. What do we have? Sometimes, ang dami nating magagandang damit. Binigay lang kaya ni Lord para mag-ego tripping tayo? O binibigyan niya tayo so that we can glorify Him to the way we look and we will be more acceptable to people who have higher tastes so that that level of acceptance will become our entry point into their heart so that we can share the gospel. Hindi self-serving ang lahat ng ibinibigay sa atin ni Lord. Lahat ng ating tinatangkilik, lahat ng bigay ni Lord, may kinalaman for the furtherance of His interest among men, for the furtherance of His kingdom. Ang problema lang yung iba, sinolo na nila. Ipinagkait na nila, sinolo na nila, kanila na lang. Nalilimutan nila na yan ay hiram. Para bang yung mga vehicles na for official use only? O katulad ng mga halimbawa, nagtatrabaho kayo sa mga progressive companies, may car plan. Naku, hindi kayo binibigyan ng kumpanya ng kotse dahil mahal kayo. Binibigyan tayo ng kumpanya ng mga kotse para pagka inutusan tayo ng kumpanya at may trabaho tayo for the company, tayo mabilis. Tayo'y presentable para makapag-close tayo ng mga contract at mga deal at makapagbenta tayo ng kung ano man ay pinapabenta nila. Pero, di ba, sa mga personal na lakad ay nagagamit na rin ang mga kotseng yan. Kaya salamat, nagagamit ko in a personal way. Pero hindi lang yan ibinigay sa akin for my personal use. May tunay na purpose yan. Kaya lahat ng ating skill, lahat ng ating talent, lahat ng ating possessions, may purpose why God
gave it to us. It's probably a talent or a skill, a treasure or a possession. Even time, binibigyan tayo ni Lord ng time. Hindi lang para natin waldasin yung time na yan at ubusin at sayangin at mag-commit pa ng murder. Marami sa atin murderous because we kill time. Hindi lang yan ibinibigay sa atin. May purpose kung bakit may time. Ano ba ang purpose ng buhay natin? Social connections. Bakit in-enlarge ni Lord ang ating social connection? Para lang ba tayo maging sikat? Para lang ba sa ating mga selfish needs? Or so that it can be a vehicle for the gospel? I doubt if there's anyone in this room who has served the Lord to the point of bleeding. Meron na ba na sa paglilingkod ay nagtigis na ng dugo? Wala pa naman siguro. So hindi pa naman talaga napakasobra ang tinatawag ni Lord para gawin natin. Pero ganun pa man, marami ang tumatanggi. Maliit na bagay, maliit na calling, tumatanggi. Bakit tayo tumatanggi? Because of fear. Fear of consequences. Because we fear that we might lose many things, forgetting the fact that everything was there as a training for that act of courage and heroism. At of course, tumatanggi tayo sa tawag ng Panginoon because of selfishness. Ayaw nating ma-discomfort. Ayaw nating ibahin ang takbo ng ating buhay. We are selfish because we want to be always safe. We want to take care of our reputation, of our personal glory. And so, we refuse. But once we refuse, the Lord's work will continue. We will be isolated. At siguro, meron ang nakaranas sa atin ng period of isolation. Spiritually, isolation from the Lord dahil tumanggi tayo. Hindi ko naman sinabi na tanggapin natin at sagpangin ang lahat ng ministry at lahat ng alok. Pero tiyakin natin that for which we were trained, hindi natin tatanggihan. Siyempre, kumisan, may human error, you're being asked to do something na hindi mo linya, talagang hindi pwede, then you can politely and kindly refuse. Pero pagka yung line natin, dun tayo tinatawag, we must not refuse. Many people, tingnan natin ang mga churches. Nakakita na ba kayo ng mga newsletter ng mga churches? Walang kakwenta-kwenta. Hindi masarap basahin, ang pangit ng layout, boring. Paano yung mga magagaling mag-layout at gumawa ng paper, naglilingkod kung saan sa ang mga pahayagan, hindi maglingkod sa church. Hindi man lang magsabing, sige, ito ang training ko, o ako nang gagawa ng newsletter ng church natin, ito naman ang linya ko. Kumisan, ang mga libro ng mga churches ang gulo-gulo. Hindi dahil mga mandaraya yung mga tao doon, hindi naman sila marunong mag-bookkeeping. O nasa na itong mga accountant na to na mahuhusay, tinrain ni Lord, nagsiserve ba sila sa Lord? Sinasabi ba naman nilang, tingnan ko nga ang bookkeeping natin at magamit ko naman yung edukasyon na ibinigay sa akin ni Lord para ayusin ko itong books ng church natin. Meron ang huhusay, ang gagaling ng mga karpintero, mga arkitekto, mga interior decorator. Pagkatapos ang simbahan nila, akala mo nasa buga ng Granada, warak-warak. Hindi ayusin. Meron ang gagaling sa music. Pero nagsaserve sa music ministry o ginagamit lang nila yung galing na ibinigay ni Lord for their own glory. Yun ang point Our churches must be excellent. The churches are to be excellent if only people would be like Esther, that they would use the Lord's training for the Lord's glory. Hindi natin isinasubmit. Makikita mo ang mga bahay kalilinis, kagaganda pagdating mo sa church. Ang pangit-pangit, ang dumi-dumi. Paano yung malasakit nila sa kanilang bahay, hindi nila maibigay na malasakit sa kanilang church? It's a shame. It's a shame whenever there are houses that are better or cleaner or more organized than the churches. I mean the physical church. Dahil ibig sabihin nun, may malasakit tayo dun sa ating private property at yung church wala tayong malasakit dun. Kumisan, makikita mo sa mga bahay-bahay, ang gaganda ng mga gamit, ang sound system, the best. Tapos yung sa church, malat-malat, tanggal-tanggal lang sound. Why? Dahil ganun-ganun lang. Magbibigay sa church, hindi na kailangan yung luma. This is happening. Kaya yung glory ni Lord hindi mag-shine to the fullest. That's why we cannot convince our neighbors and the people around us that Jesus is really Lord.
dahil tayo mismo hindi nagsasubmit sa Lordship na yon. Because we are very busy with our own personal agenda. Fear, selfishness, two great hindrances. What are the results of refusing God's call? Already have said, relief and deliverance will arise from another place. You who refuse will perish. Anong sabi ni Mordecai? You and your father's family will perish. Hindi naman siguro tayo matatanggalan ng salvation. Pero ang point, yung ating spiritual flowering, yung ating spiritual growth, yung ating blessing, yung protection ni Lord will perish. We will be isolated. And it happens to many of us. Have you ever asked yourself this? What on earth am I to deserve all the good things that the Lord has given me? Why did the Lord give me what He gave me? And why does He continue to give me what I continue to receive? So I like to ask ourselves, what were you trained for? Hindi ba ang buhay natin isang napakalaking training? Pati yung mga time na naranasan natin na malungkot was training. Yung mga time na naranasan natin maghirap at magdusa was training. Even the glorious moments in our lives is a training. Ang ating schooling was one great training. Ang ating personal experiences was training. And the more privileged you think you are, that means the more training was given you. Para tayong mga scholars, mas mahaba kang pinag-aral, mas matagal kang dapat maglingkod dun sa institution na nagpa-aral sa'yo. So, sabi sa Bible, to whom much is given, who will finish it? Much is required. To whom much is given, much is required. Kaya sabihin mo, ano? Ako na naman ang kakanta? Lagi na lang ako. Ikaw ang binigyan ng magandang boses, di ko kumanta. Alam nga naman ako. Ano ako na naman ang tutugtog? Siyempre, ikaw itong musician eh. Ikaw itong tinray na maging musician, alam naman patugtugin mo yung walang kamay. Ano ako na naman ang gagawa nito? Yan ang linya mo. Siyempre, gagawin mo yung linya mo. Ang point natin eh, ano bang linya nyo? Na-identify nyo na ba ang linya nyo sa buhay? Yung linyang yon hindi lang para sa secular needs, yon ay para sa Lord. Alam nyo na ba ang linya nyo sa buhay? Ano na ba ang tinrain para sa atin? Ano na? Dapat isubmit natin kay Lord. Sino naman ang walang kaide-ideya? Lahat tayo may kabuluhan. Liban na lang kapatid, gusto mong sabihin, ako'y isang aksidente. Hindi naman ako nilikha ng Diyos, sumulpot na lang ako parang singaw. Ganito lang ako. Meron ba ditong aksidente? Nilikha tayo ni Lord. Ang sabi sa Bible, in the depths, in the darkness of your mother's womb, the Lord knew you. Alam na niya. So huwag tayong magmaang-maangan. Alam natin kung saan tayo magaling. Kahit magaling ka lang magkaliskis ng bangus, may papel ka sa buhay. Diba? What I'm trying to say is, technically, there may be other things that you cannot connect. But essentially, meron yung connection. And it's for us to find. All of us are like Esther. Called for a time as this. Ang point ko, kailan kaya, dumating na kaya yung time na yon na tinawag tayo? O nandito kaya tayo sa panahon na tayo'y tinatawag? O darating kaya yung panahon na yon? At pag dumating yun ay makilala kaya natin that that is the time of your performance. Na inihanda tayo para dun. Kumisan yun eh, mag-share lang sa isang tao na ma-save siya. Isang tao lang. Pero ang tagal ng training mo kay Lord. Kumisan, mag-lead ka lang ng Bible study, limang tao. Pero kutakot-takot na training yan. Kasama yung habang bata ka na nabuo ang mga letra sa iyong salita. Part of the training just to be able to minister to 5 people. Ang laki ng training. Kaya pag dumating yung panahon na tinawag tayo to use the training, hindi dapat palampasin. Hindi siya dapat palampasin. We received everything for a purpose. So let us not misappropriate God's blessing only for personal needs. We, like Esther, have our times of great performances. Don't miss it for the world.
I like to close with a challenge. Let's be alone with God. Tanungin natin sa Lord, Lord, tinawag niyo na ba ako minsan at ako ba'y tumanggi na? Please search my heart. At gusto ko, Lord, na baguhin ito. Na oras na tinawag niyo uli ako for another challenge, I like to be able to be like Esther. To say, if I perish, then I perish. But I will do what you want me to do. Let's seek the Lord and let's submit ourselves to the Lord na magamit niya tayo as He has designed us, as He has equipped us, because we are not accidents. Let's be alone with God and we'll pray together. We hope you enjoy listening to Pastor Ed Lapis' messages, Volume 4. Pastor Ed Lapis' messages are available in 15 different volumes. If you want to explore additional titles, log on to csm-publishing.com. CSM Audiobook. Hear the truth while on the move.